Yun, so magandang umaga, no? So ngayon naman, meron tayong carburetor dito na replacement pang Suzuki Multicab na F6A. So itong carburetor na to is ito yung nakakabit sa binubuo ko ngayon na Suzuki na Scram na aluminum van or yung close van. So ang problema nito is nung pinapandar ko na is bigla na lang nawalan ng idle, no? Ayaw na magkaroon ng idle. Umaandar naman siya kapag in-start mo. So ang problema, nawawalan talaga ng minor. So kaya nagdesisyon ako na baklasin at linisan. So dinrain ko na yung gas niya kanina at nakita ko na merong mga dumi na kasama sa gasolina na lumabas. So kaya bubuksan na natin to at linisin natin lahat ng mga jetings niya sa loob, no? Lahat ng butas na dadaanan din ng mga vacuum o ng hangin, lilinisin natin. So yan, kita natin na madumi talaga. So ito yung pinakailalim niya. Tingnan nyo naman yung dumi niyan. Kaya pala nawala ng minor. So ganyan kadumi. So pag ganyan kasi nababarhan yung mga butas ng jets niyan. Pag ganito mga carburetor pala, ang nabibili lang na overhauling na carburetor nito, yung overhauling gasket is pang F5. Pag bumili ka, ang bibigay sa'yo F5 ang ibibigay, sabihin lang na F16 kasi yung nakalagay kasi doon F5, F6. Pero kapag ka original na Japan yung ano nyo, yung carburetor, magkaiba po ng repair kit, hindi po parehas lahat yan. So mangyayari lang yan is mamimili ka lang kung alin nyo lang yung kaya nyong pagkasyahin or yung kung ano yung magmatch lang ng mga gasket o repair kit, no? So dito tatanggalin natin lahat, lilinisin natin lahat to para magkaroon tayo ng ideal sa ating sasakyan at mag one click start to. So sa paglinis naman, kanya-kanyang technique lang naman yan sa paglilinis, no? Importante naman is malinis mo lang lahat ng mga butas sa loob. Pagka ganito na ako maglilinis na sa mga baratong carburetor, na ginagawa ko lang is binabrush ko, tapos ginagamit ko is yung mga auto wire lang. So pinalilinis ko dyan auto wire, then iniiwasan ko rin kasi na masunod ko yung mga o-ring, no? Kasi meron yung o-ring yan dyan, kasi pag nawala natin yung o na gasgasan natin yung o-ring na yan, mag-overflow din yan. So pagka naglilinis ako, ang gamit ko na lang is toothbrush. Minsan kumukuha din ako ng hibla ng steel brush, pinasusunod ko na ang butas ng mga jets pagka walang karayom. So kung may mga air compressor kayo, pwede nyo rin gamitin yun pang hangin. So malaking tulong din yun sa mga butas-butas para yung mga bara is lumabas. So sa paglinis lang naman ito is wala namang ano, walang masyadong special sa paglinis ng mga carburetor ng Multicab or yung F6. Yung F6 naman may pwede rin ano, marami silang kaibahan pagdating sa carburetor ng F5. So pero yung F5 din na carburetor, pwede mo rin ikabit sa F6 na makina. Yun, na-challenge lang ako sa paglinis ng carburetor na to kasi ito nga ay hindi original. So replacement lang to, in short copy lang siya, no. So yung mga butas-butas sa loob, hindi talaga to mapi-perfect. Maraming bilis na akong naglinis ng mga carburetor. Kapag original is ang bilis lang natin ito, no. Walang problema kapag nalinis mo, okay na yung carburetor. Pero sa mga replacement, ang dami ko nang na-encounter na pabago-bago yung kanyang minor, no? So meron ako dati nito na-encounter na pabago-bago yung minor. So ang pinagdudahan ko tuloy is yung sasakyan. So nung nagkabit ako ng ibang carburetor is okay na, no? So yun lang ang problema dito, pabago-bago. Hindi talaga ito mapi-perfect kahit na malinisan mo lahat. So minsan ang hirap ito, no. Mahirap, hindi mo ma-adjust ng maayos yung mix ng air and fuel mixture, no. So minsan lean, minsan rich, hindi mo ma-perfect talaga. So although meron namang iba na maganda siguro yung mga butas nila sa loob, no. Ang tinutukoy kasi na butas is yung sa mga vacuum niya. So pagka ganito, minsan kapag hindi talaga tumino, pinapalitan ko ng surplus na carburetor. Pero dito, try muna natin linisin kasi sa ngayon ay napakamahal na ng carburetor ng mga F6.
ng mga multicab, mahal na, no? Pwede naman ikabit ito kahit yung mga pang scrum na minivan, pasok din yun. Ang ayusin lang doon is yung mga vacuum lines. So pwede rin yun, pasok din yun. Kung wala kayong ano, kung wala kayong mabilhan na pang scrum talaga na F6, F5 pwede rin. Pwede niya naman siyang ikabit dito. Gagana din yon. So nasubukan ko na rin kasi yun na ikabit. So dito lilinisin natin lahat ng ano, total backlash na to. Hindi lang yung loob lang ng carburetor, pati na yung nasa labas na, tatanggalin na natin lahat. Yun, isa din to ang pinaka-importante din na itong ano, dalawang butas ng dalawang jet. Ito kailangan walang bara, no? Tapos itong floater natin, kung hindi naman siya nag-overflow dati, much better wag nyo nang galawin para hindi na tayo magka-problema, no? So kung marunong na rin kayo mag-adjust or mag-set ng float bulb nya, galawin nyo kung kaya naman. Pero kapag hindi, kung linis lang, wag nyo nang galawin, no? Pero wala namang overflow yan. Ang naayos lang natin is yung kanyang idle. Okay, so ito lilinisan natin ng todo, tapos i-check din natin yan mamaya kung bubuga yung pinaka plunger nya. So kapag pinres mo yung ating gas pedal, yun yung unang magpapump, medyo sirit doon na gas, para yun ang sa starting nya. Okay, so yun lang. Tingnan natin mamaya kung ano, magkaroon ba talaga ito ng minor or mag-success ba yung ating paglinis nito. So sinabi ko na nga sa inyo is napakahirap patinuin kapag ka nagloko na itong replacement. So walang problema na kung bago pa. Pero kapag ka naging ganito na, nagkaroon na ng mga bara, is napakahirap na ano yun. Siguro mayroon lang talagang hindi nalinis na mga butas sa loob. So yun, try natin tong ano na to, try natin tong carb na to, kung nalinis ba natin lahat. So mas maganda rin kung meron kayong ano, air compressor, yung sinasabi ko sa inyo, para yung buong carburetor in and out may sprayan ng hangin. So malaking bagay din yun para mabugahan yung mga maliliit na butas. Okay, so ito yung ina-assemble natin. So ayan, nabuo na natin. Make sure din yung ating magnetic valve or yung idle solenoid valve na gumagana yun. So dito mayroon yung lock para hindi kumalas. So yung rod na yan is yung magtutulak pinaka priming niya sa umaga, or yung tuwing aapak ka ng gas pedal, yun yung unang sisirit, no? So yun lang, kinabit ko lang muna ng ano, yung lock ng rod para hindi kumalas. Okay, so ito na, moment of trust na to. Papasok na tayo sa loob at ikakabit na natin. So madilim dito kasi close bantong unit natin. So ikakabit na natin. So
sa pagkabit pala, no, sa divider nitong carburetor, pag para hindi uminit ng todo, meron yung fibra dyan. Kailangan merong gasket, hindi pwedeng wala. Oh, makikita nyo yung kulay brown na yun. Itong kulay brown na to. So, kakabit mo natin yung return. Tapos itornilyo na natin. Okay. Meron lang yung 12mm na tornilyo. So, yan lang yung higpitan nyo kapag ka nagkabit kayo. Na natin. So, testingin na natin muna kung okay na. So, nakabit na ang vacuum sa advancer. So, test try muna natin panda rin. Hindi muna tayo mag, ano. Ay, cable pa pala, nakalimutan na natin. Kabit muna. Gumana na yung ating fuel pump. So, testingin na natin. O, papanda rin na natin. The moment of truth na to. Tingnan natin. Nasa harapan tayo. Start. Yun. Okay. Mandar. Okay. So, buka natin sa likod. Tingnan natin. Adjust natin. So, pag-adjust nga pala nito, sinasara ko yung hangin. Tapos, dalawang 360 na turns na adjust ng ano, hangin natin. So, ito yung adjustment ng hangin. Ang gagawin natin, isasara muna. Tapos, ikot tayo ng tatlong 360 na turn. So, sa akin lang yun. Sa iba naman, bahala na kayo nga na mag-adjust. Sa akin lang ito, no voice ka nun. Okay na. Video kayo. Sunod na mga video na lang.